subsidiary yun. I think malaki. Hello, what's up mga karems? Welcome back to our channel. Sa inyo naman oras. See, it's around 2 a.m. This one is very spontaneous mga karems. So kanina nagko-coffee lang kami. Then pinag-usapan natin what do you want to do this 31st, okay, for this new year. So we decided to go for a car camping, okay. And medyo malapit lang naman, magka-car camping kami sa Baler. This is another Tigo 8 Pro Adventure. So, punta kami. We'll be going to Baler. Share namin ano yung mga experiences namin going to Baler, mga karems. Okay, mga karems. Time check. It's 2:42 a.m. 2:43. And it will be a around 5-hour drive. So, yan po. Very spontaneous biglaan, mga karems. Naisipan lang. Beach camping daw ang gusto nila for this year. Okay? Okay. Tara. Okay, what's up mga karems? So, ngayon, kararating lang namin sa Baler. So, this is our first stop. So, surprise. So, it's the Millennium Tree. Yan. So, after driving for almost more than 5 hours, okay, nakarating rin kami to our first stop. Si Tigo, ang tatag. Panis na panis kay Tigo. It's the biggest Balete tree. So, this is the Millennium Tree, okay? And height is around 65 meter. So, age is around 600 years old. So, marami na, malapit na nga mag 1,000 mga karems. Tingnan natin kung ano meron sa loob. Parang hindi ako kasya. Kasya ako? Ayan, ganda dito. Ang laki o. Mga karems, dito kami next day. This is Villa Gallegos. Okay, this is our tent, mga karems. Okay, tour ko lang kayo. Quick tour lang. Ano meron dito, mga karems. So, may mga rocky formation. So, that one. Yan, meron sila mga rented na cottages. So, pakita ko mamaya yung price. Okay, so marami nagka-camping. So, today is January 1, 2023. Happy New Year, mga karems. Okay, napakaganda ng, ano, ng campsite na to. And napakamura pa. Okay, pakita ko yung price. Then ito mga karem, so meron siyang breakwater. Ayan, napakalinaw. May mga fish. Napakalinaw ng breakwater niya. Mga karem. Ayan, nag-step ako. Sarap! Lamig! Sobrang enjoy. Mga karem. Look at that view, di ba? So majestic. And ganda ng rock formation na to. Ang dami mga naglalaro, mga bata. Astig. Di ba? So, layo na rin na narating ni Tigo, mga karems. Okay. Yan. I'm just walking through this breakwater. Talaga napakalinaw ko. And by the way, di siya alat. Tabang siya. Kaya pwedeng maligo. Combination of white sands and merong Bermuda grass. Bermuda grass. Kaya talaga nag-enjoy yung mga anak ko and pati yung mga prefer babies namin. And makikita niyo lighthouse. Okay. So pwede siya makakitin. I think it's around 500 meters. Pero syempre makikita ang kaya-kaya naman. Okay, anyway, I'll just show a drone shot of that lighthouse. Okay.
alis na kami. Okay, going to next destination dito sa Baler. So enjoy namin itong Villa Gallegos, mga karem. So highly recommended. Ano? Enjoy kayo? Enjoy ba kayo? Of course, ha? Yes! O, saan tayo? Next destination, Gora. Okay. Okay, next stop mga karems, malapit lang din from our pinagstayan. This is the yung Dakisit Falls. Okay, tingnan natin mga karems. So this is our Tico. So parking lang dyan. Okay, along the road lang yung falls. Kakaiba, no? Ang sarap magtampisaw pero kaliligo ko lang. Yan, oh, yun lang yung kalsada. Ayan sila. Go, 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 go. O yan, sige. Mabasa yung mga aso. Libre lang pala entrance dito mga karim. Park ka lang sa gilid. Okay na. After umakit ng falls, nagutom. Quick, quick. Oh. Pinalagyan ko. Dynamite na may sili at suka. Yummy! Okay, now to our next stop mga karems. Just 3 minutes drive from that falls. You'll be going to one of the spot here in Baler. You can just park your car here along the road. And this is more of a reminder for the people in Baler about the tsunami that struck them back in 1735. This is the Tromba Marina sculpture. It represents the 7 surviving family during that tsunami. So what they did is to climb this hill. It's also one of the spot here. This is the Ermita Hill. You can also go on top of the hill to get a full view of the Baler town. Okay, now to our next stop. Okay, what's up mga karems? Next stop. So, this is your famous Baler Hanging Bridge. Maulog ako. Okay, so here, nakadito ang parking namin ni Tigo. Yan. It's New Year, January 2023, so wala masyadong tao. Good thing for us, mga karens. It's here. Yan, yan. Napaka-kalma na, kalmado ng tubig, mga karens. So, galing ni Tigo. Walang kahirap-hirap, lahat ng akyatan. Try to have some drone shots of that, okay? Now, before we go home, mga karems, we decided to pass by Sabang Beach to do some short surfing lesson for our kids. Ayan, oh, nasa Sabang Beach na kami. Ganda. It's the Costa Pacifica. Yung mga nag-surf, oh. Ang ganda ng wave. Malakas nga. Ideal for surfing. Okay.
So after doing that surfing, so nag-enjoy talaga yung mga kids. So ako, next time na lang siguro mag-surf. Graduate na ako dyan. So we decided to go home. I know it's a long trip. And knowing it's January 2 and we'll be facing a heavy traffic going back home. Most of the people from the north will be going home. Okay, and all passing by SETEX and NLEX. So we're preparing for this. So later I'll be summarizing my total fuel consumption and total mileage, mga karems. So that sums up our Baler trip. Actually, medyo pagod ako. Natapos lang, we arrive at home safe, mga karems. Thanks to God for that. Okay, so this is the total mileage I got during our Baler trip, mga karems. Grabe, sobra traffic. Baler around magti 3 p.m. kanina, mga karems. So marami nag-uwian, sobrang traffic talaga ng NLEX and SETEX actually. So it's already January 3 and around what 12:18 a.m. And this is my total mileage. I have traveled around 660 kilometers back and forth from Laguna going to Baler and back. And my average fuel consumption is actually 8.9 liter per 100 kilometer. For me, mga karems, actually that's very good and really decent. Given na traffic ako sa NLEX, yan, pakita ko sa inyo yan. Grabe ang traffic sa NLEX, mga karems. Slow moving talaga mga sasakyan. Very reliable talaga si Tigo, mga karems. Okay, so sa mga nag-iisip, what's the actual fuel consumption? So dito talaga matitest. So by traveling a long distance, talagang reliable po yung fuel consumption ni Tigo 8 Pro. And I've been using this unit for 6 months na, mga karems. Okay, so far so good, walang problema, karems. Sobrang enjoy yung driving experience ko going to Baler. Ang ganda ng ride. Sobrang na-enjoy namin yung road trip this new year and kakaibang experience. Okay? So until next time, mga karems, ingat po kayo tayong lahat. And one more time, happy new year po lahat and have a blessed year for 2023 para sa ating lahat, mga karems. Ingat po and God bless po.